hanggat hindi mo to naiintindihan, hindi ka yayaman. Hanggat hindi mo to naiintindihan. Kaya ginawa natin yung GTK para at least magkaroon tayo ng ideya sa bawat kwento nyo. Diba, ang ganda kasi, even though unique yung bawat kwento ng isa, merong similarities. Napansin nyo, even though unique yung mga kwento nyo, iba't ibang klase ng mga, sino ba wala naman kayong connection talaga sa isa't isa, hindi tayo magkapagdumo dito. Kahit na ganun siya ka-unique yung bawat kwento, merong mga similarities, merong mga pattern, especially pagdating sa challenges. Most ng mga narinig ko sa kwento nyo is mga limiting beliefs. And normal naman talaga na meron tayong mga ganyan. Lahat tayo meron ganyan, even ako. Nakita nyo sa bawat kwento ng mga leaders, especially yung mga coaches natin, 2-star diamond, nakita nyo na even though nandiyan na sila sa level na yan, meron pa rin silang mga challenges. So, napaka-importante na maintindihan nyo ng bawat isa sa atin. Kasi, every time na meron tayong mga na-experience sa mga challenges, by default, hindi naman intentional, feeling natin tayo lang yung nakakaranas nun. Kinakaawaan natin yung sarili natin. Diba? Feeling natin tayo lang. Pero nung narinig mo yung kwento ng bawat isa, di ba yung iba sa inyo naisip, pares lang pala kami. Diba? Tapos, yung iba sa inyo, di ba narinig nyo yung mga high-ranking leaders natin na kumikita na 6-figure, kumikita na ng malaki. Tapos na narinig mo, ganun din pala yung problema eh. So nakikita mo, ibig sabihin na hindi porket leader na, hindi porket leader ka na, even though naandyan na sila sa posisyon na yan, meron ng rank TL Diamond, hindi pa rin sila perfect. Pero, hindi kami magiging perfecto kahit kailan. Yun yung palagi nyo tatandaan. Tao lang din kami katulad nyo. Meron din kami mga limiting beliefs katulad nyo. Iba't iba lang talaga ng level yung limiting beliefs natin. Okay? So ako, meron din ako limiting belief. Paano ko nalaman na meron ako limiting belief? Yung limiting belief ko, nalalaman ko depende sa kung nasaan na yung income ko. Halimbawa, kumita ako ng 100,000 sa loob ng isang buwan. Ang limiting belief ko is paano ako makapunta sa 200. Kaya hindi ko kinikita yung 200, meron ako limiting belief kaya hindi ako makarating doon. So lahat tayo meron ganyan, magkakaiba lang tayo ng level. So palagi nyo itong tatandaan. Kasi ito yung isa sa mga most common na mga challenges na may experience nyo. Even though leader ka na, even though maging leader ka na, is i-compare mo yung sarili mo sa iba. Ganun talaga. Na even naman ako, naging challenge ko rin yan. Ito yung palagi mong i-remind sa sarili mo na every time na ginagawa mo yan, huwag mo i-compare yung chapter 1 mo sa chapter 20 nila. Wala kang ideya. Di ba narinig niyo yung kwento ng bawat isa? Ang hirap pala ng mga pinagdaanan nila. Nagkaroon kayo ng perspective. Nung narinig niyo yung kwento ng bawat leaders, nagkaroon ka ng perspective na mas maswerte pa pala ako kaysa sa kanya. Mas maswerte pa ako, hindi ko naranasan yun. Diba, samantalang dati, kinaawaan ko yung sarili ko. Nagkaroon ka ng perspective. Kaya every time na magta-try ka na i-compare yung sarili mo sa iba, tatanungin mo yung sarili mo, kilala ko ba talaga siya? Alam ko ba yung pinagdaanan niya? Kasi kapag nalaman mo yung pinagdaanan niya, hindi ka na magkukumpara, may inspire ka na. Aalamin mo, yung bawat iniidolo mo, or kung sino man ang kinukumpahan mo, kung meron kang chance na malaman kung ano yung kwento nila behind that success, kailangan mong alamin para hindi mo ikumpara yung sarili mo sa kanila. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan nila. Hindi mo alam kung anong impyerno yung pinagdaanan nila bago sila makarating sa kung nasan man sila. Yun yung palagi nyo. Bawat isa sa atin meron tayong unique na kwento. Kung ikaw kaiinggitan ka ng ibang tao, kung ikaw i-compare ng ibang tao yung sarili nila sa'yo, baka yun din naman ang sasabihin mo sa kanila eh. Hindi ako nakarating dito kung nasa man ako ngayon na madali. Hindi ito binigay sa akin na lang ng Diyos. Hindi ako paboritong anak ng Diyos. Hindi ako pinagpala na lang. May binigay na lang sa akin yung meron ako. So ganun pa rin dapat sa mga tao na kinukumpara kami sa Diyos eh. Hindi natin maiiwasan yung mga ganyan. And second, based sa mga narinig ko sa kwento niya, yung emotions, di ba, yung pagiging emotional, normal yan sa simula. Okay? Okay lang yan sa simula. Isa sa pagkakamali na ginawa ko noon ay pinipigilan ko yan. Especially mga kalalakihan, di ba? Bawal tayong umiyak, di ba? Kasi kultura natin mga lalaki, di ba? Nakakabawas doon ng pagkalalaki, huwag ka nang iiyak, huwag ganyan.
doon ako nagkamali sa part na yun. Kapag ikaw ay nagiging emotional, okay lang umiyak, especially kung lalaki ka, sa mga babae, wala namang problem eh. Sa mga lalaki, okay lang umiyak, hindi mo lang naman kailangan magpakita or mag-live. Hindi ka naman mag-live habang umiiyak. Hindi ka naman mag-live. Hindi mo na kailangan i-post yan, hindi mo na kailangan i-share, pwede ka, kung gusto mo, iyakan mo is yung mga tao na alam mo na may similar goal sa'yo. Kasi may mga ganun tao, yung alala ko meron akong tropang ganun. Ang laki ng katawan niya, mas maliit lang siya sa akin, pero malaki ang katawan niya. Hindi niya kayang umiyak mag-isa, naghahanap talaga siya ng iiyakan. So, doon ko na-realize na meron talaga mga tao na ganun. So, kung ikaw ganun, hanap ka nung katiwala mo talaga na part ng Team Genuine, leaders, kasama mo, coach, mga leaders, mga mentors, na pwede mong pag-sharean. Even though sa chat lang or whatever, basta, okay lang mag-share ng mga ganyan, okay lang mag-share ng kwento. Kasi nakakagaan sa loob. Huwag mong sosolohin lahat yan. Yan yung naging pagkakamali ko before. Kasi ang ginagawa ko dati, ang iniisip ko dati, wala namang susuporta sa akin, wala namang... Siguro doon sa case ko noon, pero ngayon, nandito ka na sa Team Genuine Family. Nandito ka na sa family ng Team Genuine. Pwede kang mag-share sa amin. Pwede mong ilabas yung sama ng loob mo na yan. Pwede mong ikwento. Kung hindi mo siya maikwento vocally, pwede mong i-chat. Pwede mo share sa amin. Diba? Sabihin mo lang sa amin na nag-share ka lang para lang mailabas. Huwag mong hayaan na kinikimkim mo yan. Kasi even though maging successful ka, even though kumita ka ng malaki, kapag kinikimkim mo yung emosyon na yan, hindi ka magiging masaya. Yun yung isa sa mga reason kung bakit meron tayong mga naririnig na yumaman na hindi naman masaya. Isa yun sa mga problem nila. Mga emosyon na kinikimkim nila na hindi nila nilalabas. Hanggang sa dumating yung point na even though ang yaman nila, wala sila nararamdaman na saya kasi nakinimkim nila yung negative emotion na yun. Kumbaga parang nag-ipon ka ng negative emotion, nagkaroon na ng interest, nag-compound na at lahat, naipon na sa'yo lahat, even though magkaroon ka ng certain level ng success, since mas marami yung negative emotion na inipon mo, yun at yun pa rin yung mararamdaman mo, tataka ka, bakit kumikita naman ako, hindi ako. Kaya ayoko na kayong dumating sa ganun point. Kasi dumaan na ako dyan. Ayoko na dumating kayo sa ganun point. And speaking pagdating dyan, diba? Pag emotional ka, okay na ilabas mo yung emotion mo as long as walang maapektuhan negatively. Okay? For example, pagka nagalit ka, dapat walang maapektuhan negatively. So, isa sa mga technique na ginagawa ko is magkukulong sa kwarto tapos bubububin mo yung unan. Walang epekto sa kanya yun. Hindi naman iiyak yung unan sa akin. Para lang mailabas yung sama na loob. Walang maapektuhan negatively. So okay lang na mag-share ka ng emosyon, maglabas ng emosyon. Okay lang na ikwento mo sa amin yan. Kasi yun nga yung gusto ko eh. And tandaan, naka-record itong mga ikwento nyo. So just make sure na dadating yung panahon, yung mga ikwento nyo dito sa recording na ito, ito yung magiging inspirasyon ng iba. Pag nakatayo ka na dun sa stage at nagkupwento ka na ng success story mo, i-play mo yan. Para makita nila, yun yung advantage na meron kayo. Just imagine, kung ikaw inawardan ka ng Millionaire's Club, diba, inawardan ka ng Art Club, tapos pinagsalita ka on stage, like 3-star diamond ka na, pinagsalita ka on stage, instead na magsalita ka on stage, plinay mo na lang yung video. Yan po ako dati. Just imagine kung gaano karaming tao yung ma-inspire mo. Compared sa amin na nagkukwento lang kami before, diba? Kasi nung mga time na nagsimula ko, hindi ako makapag-video kasi wala akong cellphone eh. Wala akong cellphone na may camera. Paano mag-video. Kaya yung mga pictures na pinapakita ko sa training, yun yun nung karoon ako ng cellphone na pang-picture. And that was 2015 na, 2013 ako nagsimula. 2015 pa ako nagkaroon ng cellphone na pang-picture. So kayo, meron kayong advantage. Imaginin mo yung sarili mo na yung kwento mo, yung struggle na ikinikwento mo kayo, ikinikwento mo na on stage. Isa yan sa mga technique na ginagawa ko. Every time na meron akong na-experience sa challenge, nahihirapan ako, whatever, na kind ng challenge yan. Ini-imagine ko yung sarili ko na ikinikwento ko yan on stage as if nasolusyonan mo na. As if inspiration siya sa iba. Subukan mo, iba yung magiging effect niya sa'yo. Instead na ma-negative ka, mas lalo ka pang mamomotivate. Meron naman sa inyo sumubok ng ganun? Na meron ka challenge siya pinagdadaanan, ini-imagine mo na kinikwento mo siya on stage bilang inspiration sa iba at kung paano mo siya nalampasan. Kasi almost every time, lahat ng mga problems, especially kayong mga leaders na, lahat ng mga problems or challenges mo, alam mo naman yung solusyon dyan. Hindi mo naman ang kami kailangan. Almost every time, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Minsan lang talaga kailangan mo kang marinig sa akin. Importante yung may ganito. Lahat tayo, even ako, lumuluwas ako. Naalala ko nung simula ko, wala pa akong sasakyan, wala akong success. Nagsisimula ako dito, 2018.
talagang lumuluwas ako, gumagastos ako, bumabiyahe ako, nagbabasa ako, ganito, madaling araw. Uuwi ako ng ganito, madaling araw. Magbabas kami, dadating ako ng ano, ng Lucena, ilang oras ang biyahe ko, 4 hours minimum dati, sa bus. Para lang mapuntahan ko yung mentor ko, para lang makausap ko sila. Para lang makalabas ako dun sa mundo ko. Kasi may kasabihan nga, di ba, na ikaw yung ikalima sa apat mong kaibigan. So palagi ko sinasamahan is yung mga successful na mentors ko. Every time na magkakaroon ako ng chance na masamahan sila, sumasama ako. Minsan kahit gipit na ako, pupunta pa rin ako. Kasi hindi ko naman iniisip yung pera na gagastusin ko eh. Ang iniisip ko, kaya ko naman bawiin yan. So paggastos yung pagpunta dito, pera lang yan. Palagi niyong tatandaan, hanggat hindi mo ito naiintindihan, hindi kayo yaman. Hanggat hindi mo ito naiintindihan. Kala rin yung tinuro ko sa inyo yung tatlong resources na pinaka-importante sa lahat. Yung tatlong resources na meron tayo, time, effort, money, alin yung pinaka-importante sa lahat? Ano yung sumunod? Ano yung last? Money. Nanghinayang ka dun sa pinaka-list na importante na resource. Ang effort at saka pera, replenishable yan. Kaya mong bawiin yan. Kahit mawala, kaya mong bawiin yan. Pero yung oras na sinasayang mo, every time may opportunity na ganito, hindi ka pumupunta, hindi ka umaattend, sinasayang mo. Time yung sinasayang mo. Yung experience na ganito. Yung ganito klase ng experience, hindi mo ito ma-experience sa Zoom. Even sa live. Even though magsuot ka ng maganda sa Zoom, di mo ma-experience yun. Priceless yung mga ganong klase ng interactions. And hindi naman siya ganong kadalas. Kaya every time na meron kayong opportunity na magkasama-sama para makalabas ka sa mundo. Kasi every time na babalik tayo sa habit natin, babalik tayo sa ginagawa natin, sa trabaho natin, bumabalik tayo sa daily routine natin, tapos makaka-experience tayo ng mga challenges which hindi naman talaga may iwasan yan. Parte na talaga yan ng proseso natin. Nakukulong ka sa sarili mong mundo, tapos feeling mo mag-isa ka lang, especially kung yung mga kasama mo nga is negative pa. Ito yung way mo para ma-refresh, para magkaroon ng perspective. Hindi mo ma-appreciate ang ganda ng earth pag nasa loob ka. Hindi mo ma-appreciate yan. Pag nasa baba ka, nasa loob ka, hindi mo makikita. Pero meron akong mga nakikita sa TikTok na mga astronaut nagla-live. Na nakakita na ba kayo ng gano'n? Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko nakikita po yung Earth. Ang ganda. Hindi mo naman kailangan lumabas ng Earth para makita kung gano'ng kaganda eh. Pero di ba pag nakikita mo yung mga gano'n or kahit sa picture or pwede mo makita sa YouTube, ma-appreciate mo kung gano'ng ka-amazing ang mundo. Kung gano'ng ka-amazing ang Earth pag nasa labas ka. And kapag nasa matataas na lugar ka, tapos may mga magagandang views, ma-appreciate mo kung gano'ng kaganda yung view na yun kapag nasa taas ka. So parang ganun yung ginagawa mo every time na sumasama ka sa mga ganito. Sumasama ka sa mga ganitong session. Noong nagsisimula ako, inaabot kami ng talagang madaling hanggang umaga na yan. Inaabot kami minsan nag alas 7 ng umaga. Pero every time na magkakaroon ka ng chance na makasama, sumama ka. Especially kung leader ka. Kasi gusto mo na mahawa ng energy. Palagi niyo itong tatandaan. Kaya ko kayo tinanong kanina, doon sa question kanina, ano yung pumipigil sa'yo? Kaya ko kayo tinanong na gano'n para maging klaro sa'yo, maging aware ka sa kung ano yung pumipigil sa'yo na maging successful. Ang pinaka-importante ngayon bilang isang leader ka na, ang pinaka-importante, hindi ka magiging successful, hindi ka yayaman hanggat hindi mo nakikita yung sarili mo na mayaman. Sabi nga ni John C. Maxwell, you cannot perform consistently in a way that is not consistent in how you see yourself. So ibig sabihin, hindi ka tatrabaho na pang-millionaires club kung hindi mo naman nakikita yung sarili mo na millionaires club. Hindi ka tatrabaho na magaling na speaker, magaling na trainer kung hindi mo nakikita yung sarili mo na ganun. Ang magiging trabaho mo lang palagi kung ano yung tingin mo sa sarili mo. At yun lang din yung magiging resulta mo. Kung ang tingin mo lang sa sarili mo hanggang 5K ka lang per month, yun lang din ang trabaho mo. Kasi nga, di ba, mindset equals action equals result. Di ba, babalik ka din naman dun sa pinakaugat, yung pinakapundasyon, yung pinakabasic na training. Ito, paulit-ulit yung maririnig sa akin. Yung mga gantong klase ng training, paulit-ulit yung maririnig sa akin. 90% ng success mo, vibration mo yan. 10% yung strategy. Pero ka ba sa inyo naka-experience na kahit anong pukpok mo sa closing, follow-up, FB ads, wala? Bakit sila? Ganun din naman ang ginagawa. Tapos yung mga coaches, yun din ang tinuturo nila. Ganun yung gagawin mo, ganun din yung ginagawa nila. Pero bakit sa kanila, ganun ang result? Bakit sa'yo, hindi? Magkaiba kasi kayo ng vibration. Diba? Magkaiba kayo ng frequency, magkaiba kayo ng alignment. 90% ng success mo vibration, hindi strategy. 10% lang yun. Kaya kahit anong gawin mo, kahit anong strategy man ang gawin mo, kahit ano pang matutunan mo sa iba't ibang mga coaches sa labas, walang kwenta yung lahat kung mali yung 90% mo, kung mali yung vibration mo. At dito napapasok yung sinasabi ko, ano bang nakikita mo sa sarili mo? Ano yung nakikita mo sa sarili mo 3 years, 5 years from now?
nakikita mo ba yung sarili mo talaga na magiging millionaire slum ka? Nakikita mo ba talaga yung sarili mo na mag-inspire ka na magiging mayaman ka? Hindi porket gusto mo yan ngayon, hindi porket yan yung reason mo kung bakit mo gusto maging successful ngayon, eh, tinanggap na ng subconscious mind mo yan. Kung hindi tanggap ng subconscious mind mo yung sinasabi mo na magiging successful ka, magiging millionaire slum ka, magkakaroon ka ng limiting belief, ibig sabihin din yung pati natanggap. Pero, malalaman mo yung sign na malapit ka na kapag every time na mana-down ka, yung subconscious mind mo yung nag-motivate sa'yo. Baliktad na. Sa ngayon, posible na ikaw pa yung nakikipag-usap sa sarili mo na hindi kaya ko ito. Pag dumating yung time na baliktad na, na pinanghihinaan yung conscious mind mo, pero yung subconscious mo na nagsasabi na marami ka nang nilagpasan, marami ka nang pinagdaanan, marami ka nang mga challenges na nilagpasan, mga pagsubok na tinapos, ano ba naman ang pinagkaiba nung ngayon? So hanggat hindi pa nangyayari sa iyo, medyo malayo ka pa. So consistent programming yan. And isa pa, kapag nagpo-program ka ng sarili mo, pag nire-reprogram mo yung sarili mo, huwag mong pipilitin. Huwag mong mamadaliin. Pag pinipilit mo, minamadaling mo, kasi gusto mo na kaagad makuha yung result na gusto, mas lalo kang tatagal. Yun yung paulit-ulit ko sinasabi na pag nagmadali ka, mas lalo kang tatagal. Pag pinilit mo, pag naghanap ka ng mas madali, mas lalo kang mahihirapan. Kasi nilalabag mo yung universal laws na naandyan na in place. Ang universal laws, hindi mo yan mababago. Naandyan na yan in place. Kahit na maniwala ka o hindi sa gravity, pag tumalon ka, babagsak ka. Maniwala ka man o hindi. Alam mo man ang gravity o hindi, pag tumalon ka, babagsak ka. Hindi na magbabago yan. So yung mga successful na tao, naiintindihan nila kung paano nila gagamitin yung mga laws na yan to their advantage. And maging mabait ka din sa sarili mo. Huwag mong gawing kaaway yung sarili mo. Kasi yung mga narinig ako sa mga kwento niyo ni ma'am, parang ang sabi, sinasabi mo na may demonyo bumubulo. Hindi demonyo yun. Yun yung old programming mo. Huwag mo siyang kawayan, huwag mo siyang kalabanin. Maging mabait ka sa sarili mo. Kausapin mo siya ng maayos. Sabi mo sa sarili mo na okay lang, maintindihan kita. Pero dapat magbago tayo. Kailangan natin magbago. Kasi para sa atin, hindi naman ito. Huwag mong pilitin, huwag mong kalabanin. Huwag mong kawayin. Kasi nilalabag mo yung law of least effort. Okay? Natututo ba? Yes! Kung bago ka dito sa YouTube channel na ito, pindutin mo na kaagad yung subscribe button at i-turn on mo yung notification bell para ikaw yung isa sa mga unang updated sa tuwing nag-upload ako ng mga bagong videos. Gumawa rin pala ako ng free training course kung saan itinuro ko doon kung paano nagawa ng buong grupo ko na makapag-sponsor ng 3,000 katao sa loob lamang ng 3 buwan. Ang kailangan mo lang gawin para ma-access mo ang free training course na yon ay pumunta ka lang sa website na makikita mo dito sa screen. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. So see you next time!